Yan, tara ulit guys, maglakad tayo. Samahan niyo akong ilakad ang aking aso. Yan, lakad tayo ulit. Muntik na ako. Ano. Ang papi, alam. Alam papi! Oh, go, go. To your journey. Maglakad tayo ulit. Mababasa niyo mula sa third floor. Ella! Go, Bobby! Nabanggit ko na ba sa inyo guys, may ilang beses kaming bumababa ng aking aso. Ayan. Bali, pangalawang baba na namin to. Tanghali na ngayon. Anong oras na ba? Tingnan ko muna. 2:36 ng tanghali. Ayan. Kaninang umaga, bumaba din kami ng aking aso. Kaya maglalakad na kami. Lakad na kami. Sumusunod siya sa akin. Sumusunod lang siya. Nabanggit ko na ba sa inyo guys kung ilang beses kong nilalakad ang aking aso? Ulitin ko ulit. Kung di ko pa nabanggit. Ano? Bali, 4 na beses kung nilalakad ang aking aso. Isa sa umaga, isa sa tanghali, at isa sa hapon, at isa sa gabi. So, ibig sabihin, 4 na beses kami bumababa. Or minsan, nagiging 5 pa eh. Kasi kung minsan, kapag ka nagmamarket ako, sinasama ko din siya. Kasama ko din siya. Kasi ang market dito, malapit lang. May malapit na bakali. Bakali ang tawag nila sa market. Sa Greek words. Bakali ang tawag nila. May malapit na market. Ayan, sinasama ko siya. Pati siya kasama. Pagka nagmamarket kami. Kaya madalas, mga 4 or 5 na beses kami bumababa ng aking aso. Okay lang na maglakad kasi malamig naman ngayon. Hindi siya mainit. Hindi summer kaya okay lang na maglakad. Magandang maglakad kapag kaganito. Yan, ngayon nga ay makulimlim. Parang nagbabadya ng pag-ulan. Pero baka sa village or mountain na sinasabi nila, umuulan na doon kasi nga ano siya, cloudy day today. Pero mostly naman kasi kapag ganitong winter, halos yung panahon ay Pabi na. Pabi? Op! Pabi! Gusto niyang ano? Gusto niyang umihi sa may gulong. Mamaya makita kami ng may-ari eh, masigawan kami. Hindi pa naman ako nasisigawan, pero diba, iba na yung umiiwas. Eh,
may mga tao na maselan. Sa minsan nga naka-encounter na rin ako guys ng tigarito na umihi lang yung aking aso. Umihi lang si Papi ay ano na, sinitan na ako. Siyempre ako naman ano, kasi labas naman niya ng bahay. Diba? Wala namang masama. Tsaka ihi lang naman yun. Kumbaga, yung parang ganito na nasa labas ka na, yan, ganyan. Yan. Na nasa labas ka na, sinita ako, nagdadaldal siya. Matanda pa naman. Edi, binalikan ko siya. Bakit? Sabi ko, nag-aano siya, ang salita niya ay yung salita nila rito. Matanda. Sabi ko, di sumagot ako. Kasi ihi lang eh. Tapos para siyang nagdadaldal na parang nagagalit. Ako siguro nung time na yun ay may regla ako. Alam nyo yun, talagang binalikan ko siya. Mas sinabi ko sa kanya, kung may problema ka sa akin, sabi ko, dun sa matanda, bibigay ko sa iyo yung number ng amo mo, tawagan mo siya, sabi ko. Ihilang yan, anong problema, sabi ko. Hindi naman siya tumain. Tsaka kapag katatay yan, dadamputin ko, sabi ko doon sa ano. Doon sa matanda. Tapos, siyempre, ano-ano pa lang ako noon, bago-baguhan pa lang ako noon. Siyempre, sinabi ko sa amo ko, sinumbong ko dun sa amo ko, yun nga, may sumita sa akin. Sabi nung amo ko, where, sabi niya. ang alam ko pa naman ng amo ko sa mga ganung ano, minsan, ano siya, hindi rin siya nakakapagpintil. Alam mo yon, sabi niya. Saan, sabi niya. Next time na may ano, sabi mo sa akin na, sabi niya. Mula noon, dahil alam ko na parang, alam mo yon, yung parang susugutin yung amo ko. May hindi ko na sinasabi. Pagka nakaka-encounter ako ng ganun. mga ano pa lang naman, nabibilang pa lang naman yung mga na-encounter ko na ganun. Minsan pa nga, yung dumadaan ka, makakasalubong mo sila. Makakasalubong mo lang sila. Siyempre, hindi maiwasan yung may mga takot sa aso. May mga takot talaga sa aso. Ayaw nila yung ano. Wait lang guys, kasi yung aso ko ang lupo na. Ayan, okay na. Nadampot ko na yung ano, lupo ng aso. Ayan. At ganun nga. Minsan, meron akong ano. Meron akong nakasalubong na isa. Sa isang babae. Hindi naman siya yung ano, katamtamang edad lang. Makakasalubong siya. Kumbaga parang takot siya ba? Ang luwang naman ng kalsada ba? Iskinita yun eh. Iskinita na maliit. Pero maluwang siya. Maluwang siya. Tapos, ano, dito lang muna. Kasi dadaan kami dito sa kiosk. May pinapabili yung amo. Ganun nga. Kwento ko muna. Bago kami pumasok sa loob ng kiosk. Ganun nga. Sabi niya, yung parang nag-muestra siya. Kasi nga, yung salita nila dito is, alam nyo na. Niya, parabang pinapagilid ako, parabang pinapabalik ako dun sa dadaanan ko. Sabi ko, hindi pwede. Yung sabi ko, inano ko siya sa maluwang naman yung daan ah, sabi ko. Inano ko talaga siya, maluwang yung daan. Makakadaan ka, sabi ko sa akin. Ayun. Pagkaano lang isa, sabihin lang natin yung in a nice way, yung pagkausap mo sa mga tao, para bang kasi minsan madalas para bang ina-underestimate nila tayo ba na porket katulong ka rito so wala ka ng karapatan ba na para bang susunod ka na lang sa kung anong gusto nila. At ako naman hindi, nakiran ko kasi as long as na hindi ko naman sila amo, hindi kailangan ako sumunod.
ba? Di ba kayo, kayo din? O susunod ba kayo kung hindi, hindi naman yung mga amo ninyo? At saka isa pa, kung nasa tama naman kayo, ba eh, kailang ipaglaban? Hindi kailang maging sunod-sunuran ba? Na yung parang maging puppet ka na sa kanila. Hindi. Kaya kung alam mong ikatwiran yung sarili mo, katwiran mo. Sabi nga nila, ipaglaban mo. Diba? O siya, sige, hanggang mamaya muna. Pasok na nga dito sa loob. May bibitin eh. May pinapabili ako ng aking anak.